sabihin kahit man lang sandali. Pinagbuklod ng tawag ng dakilang may kabal. Paglilingkod sa bayan at pagtulong sa kapwa. Naging bahagi na ng salita at gawa. Morning Scout Skills for Life. Tayo'y manood ng bagong episode dito lamang sa Scout Skills for Life. Sa lahat ng panahon, heto na.
puso at isipin ding hindi nawawala. Ang alam ng damdamin lalong sumisigi, di kayang subilin kahit man lang sandali. Gandang morning mga ka-scouts, ka-scouts for life! Episode 30 na tayo ngayon, learn proper folding, halyard tying, and worn out flag disposal. Kumusta po kayo? Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan, kumustahan at patian dito sa Ka-scouts for Life, online scout advancement program of the Boy Scout of the Philippines, Laguna Council, live na live! AC? Yes, gandang morning! Kamusta mga ka-scouts? Kamusta naman ang buong linggo ninyo? Ayan, so pag-uusapan natin yan maya-maya lamang dahil ito po ulit ang inyong mga scout talent dito sa Scout Skills for Life. Ayan, John. Yes, kumusta po ang maghapon? Biyernes na naman. Thanks God it's Friday. Yay, June 9 na. Yes na yes naman mga ka-scout, it is pleasure to be here with you sa screen ulit dahil isang buwan yata akong nawala sa Scout Skills for Life, but very thankful ako sa ating mga co-host na si AC and Paul to feel my absence dito sa Scout Skills for Life. Yes na yes. So, kumusta ka naman AC? And syempre si Paul na wala lang ngayon. And kumusta yung mga episodes na wala ako dito sa Scout Skills for Life? Ayan, so thank you kasi nandito ako na ulit na unang-una na yan. So, yung mga wala ka dito sa live, ayan, so parang hindi talaga kompleto yung ating episodes kasi wala yung ating lead host talaga, ayan. So, nakaka-pressure na ako yung pumalit dun sa, sa spot mo na yon. Pero, I am very thankful naman at nagampanan ko siya, I guess not perfect but nice. Ayan, so ikaw season, kamusta naman, ayan. Yes na yes, no, congratulations dahil, yes AC, congrats nga pala dahil naging successful yung live natin kahit wala ka, yes na yes. And yung month ko naman, this last month, May, is naging
medyo nakaka-pressure siya and stressful dahil sa mga events na sunod-sunod dahil sa research, mga DSPC or journalism and iba pang bagay. Yes na yes, AC. Ikaw ba? Kamusta yung naging week mo, AC? Yung naging week ko naman is actually okay lang naman siya. Hindi siya masyado stressful, no, yung last 2 days. Actually nagkasakit ako ng malala talaga is nakahiga lang ako ng 2 araw. Pero I am very thankful na ayan, okay na ulit ako at medyo malakas-lakas na ayan. So I am very thankful din na ayan ulit nandito ka na sa episode nga, no. And congrats sa mga achievements. Ayan. So yes, good luck din dahil alam kong busy talaga, busy yung week mo ngayon. Ayan. Yes, na yes, AC, ano? At samahan niyo po kami mga scouts. We will be all together 7 o'clock in the evening here and only here sa Scoutskis for Life. AC? Yes, na yes. So, ngayon nagbabalik na, no, ang aking kapartner. Ayan, nga pala, Scout Jack na naman sa inyong episode live tonight. So, ngayon nagbabalik na ang isa kong Scout Talent Buddy. I'm very sure na mas marami pa kaming maihahatid o maibabahagi na dagdag kaalaman na makakatulong rin naman sa inyo. Kaya naman, share the link and have fun interacting with us sa episode na ito. Ayan, dyan. Yes, na yes, AC, ano? Shoutout pa rin po sa ating mga live viewers sa anumang places ng universe sa mga Tagaluzon, Visayas, and Mindanao. Gandang morning po, AC. Yes, na yes. So, ayan, na-miss talaga namin ang isang scout dyan. Ayan, na-miss kita. Ayan. Ikaw ba? Na-miss mo ba kami dito sa live? Yes, ayan. Na yes. Miss na miss ko kayo ni Paul actually sa hosting, ano. Ayan, so, I'm very sure na na-miss ka din ang ating mga viewers. Kaya naman, ayan, bahagian mo sila ng maraming aral tonight. Ayan. Yes, na yes, AC. Ano, ano kayang ginagawa ng ating mga ka-scout during this hour? Marahil yung ibang scouts and scouters natin ay pauwi pa lamang and yung iba naman ay kumakain na right now. Ayan, AC, ano? Yes, yes. Yeah, so yung iba siguro, ayun nga, nakain nga sabi mo. Pero yung mga pauwi naman na scouts or scouters natin dyan is ingat lang, ingat po kayo mga scouts. So, ayan, season, birthday greetings muna tayo and some shoutouts. So, may babatiin ka ba for month of June? Ayan. Ayan, actually, ano, I would like to, ano, say happy birthday to John Ralph Romelo. Nag-celebrate siya ng birthday ng June 7. Magkasunod kami, actually. And, yeah, hindi namin na-enjoy yung birthday namin kasi maraming school breaks. Oh, actually, ayan, so... Birthday mo nga rin pala nung nakaraang araw. So, happy birthday sa'yo. And, ayun, I hope good health lang and more achievements to come. Ayan, so, yes, yes. Birthday, nag-birthday po si Season. Baha naman. Baha naman, Season. Baha naman. Pan-national. Uy, pan-national. ayan, so, ayan. Yes, so, na yes, AC, ano, if may iba nga babatiin kayo, comment down below lang po yung mga birthday celebrant na gusto niyong batian para naman ma-shoutout na dito sa Scoutskis for Life. Yes na yes, AC, ano? Yes, yes. So, some shoutouts muna tayo kasi dumadami na ang ating mga viewers for tonight. So, simulan muna. Yes na yes. From John Paul Hernandez, gandang morning guys. Ayan, gandang morning ulit, John Paul. I believe na-miss mo rin ako sa screen. Joke lang. Wow. Meron yes, pa isa, yes. Basahin mo rin naman. Ayan, gusto ko yan. Ayan, sabi ni John Paul Hernandez again, belated happy birthday, Harley. Ayan. Alam ko yung context niyan. Buti naman ayan. Alam mo, joke lang. Ayan, so from Angela Jane Salero,
Ayan, good morning po. Yes, ma'am, gandang morning po. And I hope ma-enjoy nyo lang po yung episode natin tonight. Ayan, yes, may yes, pahabol from... na... Ayan, may pahabol siya. Scout Angela Jane Salero from DepEd Tayo Cristobal Escondacto Memorial Integrated National High School, Laguna. Ayan, ayan. So, gandang morning po ulit. Ayan, from Kailin Manggadap. Good morning po, ayan. Gandang morning po. Ayan. Sabi ulit ni Paul, hindi kita na-miss pa, hindi, hindi, joke lang. Ayan. Ay, I believe talaga na, ayan, sige. Go ahead, number one hater mo talaga siya. Hindi, joke lang. So, ayan, from Scout Aaron Brent, sorry, Mangil ba to or Mangil? Basta ayan. So, from DepEd Tayo Cristobal Escondacto Memorial Integrated National High School, Laguna. Ayan, so, gandang morning po sa inyo. Parang active sila, no? Active sila ngayon. Ayan. Ayan. Yes, na yes, yes, yun na parang active talaga yung school nila. And maraming nanonood from their school sa live natin ngayon. And with that, samahan niyo po kami sa usapan. Batian at tawanan sa ere. Ako ang Scout Skills for Life, Scout Jan Halisison from Cabuyo Integrated National High School. And ako naman ang inyong Scout Skills for Life, Scout Talent, Scout Aldrich Cristando Obispo, all the way from Sisters of Mary Immaculate School. And we will be all together from 6 in the evening all the way until 7 p.m. in the evening. Here and only here sa Scout Skills for Life. Live na live sa BSP Laguna Council FB page and hopefully sa inyong mga FB walls. And of course, on the technical side, Venture Scout Buboy, Venture Scout Mikael T. Pantaleon. Yes, yes. Thank you sa... thank you sa ating technical side. Yan, lagi tayong ginaguide ni Venture Scout Buboy. Ayan, so... Season, ayan, tatanungin na kita. Ayan, tatanungin na kita. Ay, wow. Ayan, tatanungin na kita. Bakit nga ba National Flag Days? May mga insights ka ba? Ganun. Actually, ano, sinaselebrate namin sa school to yung National Flag Day. Pero wala talaga akong knowledge about kung bakit natin sinaselebrate yung National Flag Day. Though, merong nilason sa amin and I believe na si Sir na yung magdi-discuss sa atin or yung... guest natin for tonight yung magdi-discuss sa atin ng mga info about sa mga i-discuss natin tonight. Yes, yes, AC, ano? Ikaw ba, may ideas ka ba for this National Flag Day? Actually, nung nag-research ako, it is a day that holds profound meaning in our national identity, which is yung as a nation nga, no? Ayan. So, ayun lang yung insights ko and yes, na, yes, sana yes. Nabigyan ko din sila ng insights. Yes, na yes, ACN. Parang masaya yung topic natin for today kasi una, respect to the flag siya and isa siya sa mga skills ng or hindi naman siya skills, dapat isang common knowledge about sa ating bansa and dalawang sa mga ka-scouts natin here sa Philippines, yes. Yes, na season, no? So, syempre, hindi lang kung paano mag-flag folding dito. Syempre, matututunan din tayo ng mga values. Ayan, ng mga values dito sa ating episode topic for tonight. Ayan, season, go ahead. Yes, na yes, ano. And I believe mag-shoutout po muna tayo ng mga konting tao bago tayo mag-proceed sa ating program. Yes, yes, yes. So, ahead, sisimulan ko na. Sisimulan. So, from Sir Mark Vincent Valdemeca Amargo, pa-shoutout po sa Lumban National High School. Ayan, ayan. So, Lumban na ulit. Ayan. So, shoutout po sa mga taga-Lumban National High School and Sir, good morning po. Yes, yes. And from Angela Jane Salero again, hello po. Ayan. Gandang morning po. From Caitlin Torres Muede, good morning, Scout Caitlin Muede from Cusalbal Escondacto Memorial Integrated National High School. Ayan. Sobrang active talaga ng mga taga-Memorial Condacto. Yes. AC?
Ayan. So, sorry. Sobrang active nila, no? And I am happy na marami na tayong schools na nanonood dito sa ating mga episodes, no? And sana mas dumami pa ng dumami. And ayan, naka-flash sa screen kanina yung message ni John Paul Pablo Hernandez na pa-shoutout kay Jen Reese and pagaling ka, buddy. Ayan, so, yes. Pagaling ka po. Pagaling ka talaga, Jen Reese. Ayan, I believe mag-NBOR pa kayo. And ayan, pagaling lang, laban lang ng laban. Yes na yes. Ayan, I believe sa'yo yung next. Ayan. From Angela Jane Salar again, na-miss ko po kayo. Ayan, Kyra, na-miss ko naman kayo on screen. Ayan, from Ma'am Selenia Molinyawe, good morning, Kaskauskis for life from Banay-Banay Elementary School, SDO, Kabuya. Ayan, gandang morning po, Ma'am Selenia. Yes. And kumusta po kayo mga gilaw natin mga Kaskaus? We hope na sa mabuting kalagayan kayo mga Kaskaus. And malayo sa masamang karamdaman, ligtas at ang pinaka-importante, may peace of mind. Ayan. Miss ko na yon. Ibigay mo na sa akin. Hindi binibigay ni Jasper eh. Ibigay mo na sa akin. Yung nagreklamo. Ayan, so, tune in pa rin kayo dito sa Scout Skills for Life, mga ka-scouts, no? Live na live po tayo sa BSP Laguna Facebook page. Yes na yes, shoutout sa at lahat ng teacher scouters natin watching us right now, sa mga volunteers and lay leaders, mga district coordinators, and sa mga bids holder natin dyan. Gandang morning po, AC. Yes. So, gandang morning po sa inyo, no, ulit. And wag nyo pong kakalimutan na isulat ang inyong mga greetings through this program. Babasahin po natin yan maya-maya lamang. Ngunit, lagi nga po nating paalala, ayan, na panatilihin natin positive comments ang ating mga isusulat dyan sa comment section. Ayan. Yes na yes. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating panawagan handog para sa mga batang scout na nais natin mapa-register sa scouting movement. Kaya naman, register a scout for only 50 pesos per scout. Makakasali na po sila sa mga programa ng scouting program. And ito po yung number. AC, go ahead. Yes, ito po yung kanilang Gcash number. 0956-284-4095. I repeat, Gcash number 0956-284-4095. Ayan. Pa-register na kayo para marami yes. tayo maparami screenshot, pa natin. Screenshot na dyan, yes. Para next school year is maparegister na agad and tuloy-tuloy yung scouting movement natin sa Laguna Council. And with that, we will discuss tonight ang National Flag Days. Alam kong hindi na bago sa inyo ito mga buddy and pati na rin sa ating mga viewers. Pero may mga bagay pa rin tayong dapat alamin or dapat nating palalimin pa yung understanding and knowledge natin about the National Flag Day or yung pag-respect na sa flag natin. And di ba AC, parang excited tayo talaga na pag-aralan itong mga bagay na to. Yes. So, sobrang excited kasi actually, yung National Flag Days is bago siya sa pandinig ko, no? So parang ang lagi ko lang naririnig is Independence Day, mga ganon. Yes, so yes. Ayan, so excited talaga ako na mapag-aralan to and sabi ko nga kanina, nag-research pa ako about it. Ayan. Pero, Sisan, alam ko namang mas marami pang mai-share ang ating live guest mamaya. Kaya, standby lang kayo mga scouts at papakilala na namin siya maya-maya lamang. Sisan. Yes, Nes. Bago natin pakilala ng ating guest for tonight, mag-shoutout muna tayo dahil marami na ang ating mga comment sa comment section. Ayan. Yes. So, go ahead. Easy. Ayan, so from Sir Mark Vincent Baldemeca Amargo ulit, pa-shoutout po sa pogi namin Sir Lorenzo Aquino. Ayan, so shoutout po sa inyo and I hope na nanonood po. Ayan. Go ahead, Sisan. Ayan, from Kyle Arsoriga alias, good morning, Scout Kyle Alia from Cristobal Escondacto Memorial National High School. Yes na yan, sobrang active talaga nila. Ayan, from Nicole Frances Aborque, gandang morning, Nicole! Ayan, go ahead, take easy.
Ayan, so, sa akin pala yan. Ayan. Literal laro, Finding Ventures. Oo nga, nasa na ba yung mga ventures natin dyan? Watch na kayo and share na yung link yan. Ayan, hinahanap ng mga venturers. Ayan, so, from Genries. Ayan, so, pa-shoutout po. Ayan, na-shoutout na namin. Ayan, so, ayan, pagaling ka. Ayan, yes, ayan, palakas ka lang. Ayan, Hanley, para sa'yo. Ayan, belated happy birthday, Hanley. Ayan, thank you. And sa mga babati pala, ma'am, thank you agad. Yes na yes. May spaghetti daw pala. Spaghetti. Ayan, so, excuse me. From Angela Jane Salero, pa-shoutout daw po kay Juan Gabriel Ibanez. Ayan, so, shoutout po kay Juan Gabriel Ibanez, no? So, I hope na nanonood yung mga pinapa-shoutout nyo para mabigyan din natin sila ng mga dagdag kaalaman. Ayan, tonight. Yes na yes, AC. And I believe na... Yes, AC. And if may mga gusto pa kayong pa-shoutouts or gusto i-comment, comment down below lang. And ayan, so ito na nga po ang iniintay natin. Makakasama po natin tonight si Scouter Limuel Bueno Untivero 2 Bids Holder. Ayan, AC? Yes, kaya naman, let us all meet and welcome Scouter Limuel Bueno Untivero 2 Bids Holder. Ayan, so gandang morning sir, welcome po sa Scout Skills for Life. Ayan. Hello, good morning. So, makasaysayang araw sa ating lahat. So, masaya ako maging papahagi ngayon ng Scout Skills for Life. So, ayan, matagal na kami nag-tune in dito, no? So, every Friday, it's a habit na talaga, every 6 o'clock to 7 p.m. na manood ng Scout Skills for Life. Yes, sir. Hi po. We are glad na pati po kayo nanonood sa bawat episode namin. Ayan. So, greetings and shoutouts po. Meron po ba kayong gustong batiin or i-shoutout? Ayan. Go ahead po. Ayan. So, I would like to say hello sa lahat ng mga nanonood na scouts from Cristobal School of Memorial Integrated National High School. Yun yung aking school, ano? So, they are very active. Actually, so, kung active akong manood, so active din silang manood, ano? So, gaya-gaya lang. So, ayan. Then, I would like to say shoutout din sa ating faculty and staff ng Cristobal School of Memorial Integrated National High School, especially sa ating principal na si Dr. Lorita P. Arca and our assistant principal na si Mrs. Lerny Calica, and of course to my public schools district supervisor Dr. Nemefer Gumabaw at sa lahat ng scouts ng Outfit 520. Hello sa inyo, gayon din sa wife ko na very supportive, nanonood pa siya ngayon, ano. So see you later. Ayan. Yes na yes sir na thank you po sa mga pag-greetings ninyo. Ayan. Sir, a question lang po, ano? Actually, natanong po na ni AC to earlier na bakit po ba tinawag na National Flag Day ang May 28 to June 12, sir? And very symbolic siya, no? Very, kasi makasaysayan tong araw ng May 28, 1898. Bakit kasi from Hong Kong dumating si President Emilio Aguinaldo or General Emilio Aguinaldo during that time. At dala-dala niya yung bagong tahi na Philippine flag natin. So doon pa lang, first time na inaisip publiko yung ating watawat ng Pilipinas doon sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. Kumbaga ito na yung simbolo ng sovereignty natin. Ito yung May 28, ito yung tinuturing ng mga historiador na birthday ng ating flag. So ito yung version ng watawat na dinisenyo ni Emilio Aguinaldo noong 1897 nang ma-exile siya sa Hong Kong. And then yung din ang nagtahi nito ay tatlong babae, which is si Marcela Gonzalo na asawa ng isa sa mga diplomat natin sa Hong Kong, si Felipe Gonzalo. Yung bahay nila ay pwede nating makita sa Taal, Batangas. And then tinahi rin to ng kanyang anak na si Lorenza Gonzalo at siyempre yung nephew and I mean niece ni Dr. Cerizal na si Delfina Herbosa Natividad na tinahi nila yung flag natin na bearing masinsin. Kaya mapapansin ninyo, maraming paintings na nag-dedefic nung ganung scenario. So ito yung nagdala sa atin sa pagdedeklara ng kalayaan sa Espanya makalipas ang 333 years ng pananakop sa atin. Ng ating watawat ay naibandera na doon sa Alapan, and then the second time ay noong dineklara noong June 12, 1898 ang ating independence. So yung sa Independence Day, second time pa lamang,
yun yung pangalawang pagkakataon pa lamang na naitaas o naibagayway yung ating flag. Kaya May 28 is yung 12 ang ating national flag day. So that's the reason why na doon natin sineselebrate. Ayan, napaganda po ng kasaysayan na naibahagi nyo nga po. No? So, doon po sa naikwento nyo, so mahaba po talaga ang kasaysayan ng pagkakabuo ng pambansang kulay ng ating watawat. Ayan, so doon po ba tayo tumututok sa mga bahagi nito, kulay at mga kwento sa likod nito ngayong gabi? Ayan. So yung watawat kasi natin, hindi talaga yan yung original na itsura niya sapagkat yung araw natin o yung Lay Marshall, meron siyang face, ano? Hindi ko lang siya maipakita ngayon, pero pwede nyo siyang i-search na first yung ating first Philippine flag, meron siyang mukha. So yung pagkabughaw niya rin ay hindi katulad yung sa kasalukuyan. Yung unang flag kasi natin is made in Hong Kong, sabi ko nga kanina, sapagkat yung isa sa mga kauna-una nating diplomata si Felipe Gonzalo ay doon namamalagi. So yung asawa niya, yung anak niya, pati pamangkin ng Cereza, sila yung nagtahi. Tapos nilagyan nila, ni-corporate nila yung tatlong between. Ano? So yung tatlong between na yun, according kay Mariano Ponce, ito yung Luzon, Visayas at Mindanao. Yung isang araw na yun, yung tinatawag na Lay Marshall, na makikita natin din doon sa bahay ni President Emilio Aguinaldo, ito yung nag-represent sa, yung 8th race noon, yung nag-represent sa 8 lalawigan nag-alsa laban sa Espanya, which is yung Manila, province pa na yun yung Manila, ano? Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Tarlac, and Batangas. So yun, 8. Ano? 8. So, according din sa mga historiador, ito yung mga lalawigan na naipasalalim sa martial law, kasi nung panahon may martial law na rin, ano? During the time of Governor General Ramon Blanco during the Spanish colonization. So aside from symbolism, yung watawat natin, it is our sovereignty. Kaya kung mapapansin natin, sa lahat ng mga last islands natin, ay talagang pinoprotektahan natin yung mga islands natin by yung pagkatayo natin ng mga flags, ano, yung mga flag poles doon para ikit sa ating soberanya sa mga islang ating pinoprotektahan. So kaya dapat lamang na igalang natin at irespeto itong ating national colors. Yes, no, sir. Yes, sir. Ano, talaga naman pong makasaysayan ang mga background ng ating flag. Ayan. Kaya naman po ginugunita natin ang excuse me, sorry. Ginugunita natin ang national flag days. Ayan. Sa mga paaralan po ba, paano po nyo inaasahan or yung mga gawain sa school, paano nyo po ginagawa yung national flag days or sineselebrate sa mga school? Kasi sa school po namin is ginagawa is naglagay po sila ng bulletin board and nandun po lahat ng info about the national flag day and nagagawa din po kami ng mga performances about national flag day using poster or mga essays po na talaga namang nagpapakita ng kasaysayan ng flag natin or yung mga iba pong info. Alam mo, Jen Harley, bilang tayo isa sa mga institusyon na inatasan sa batas na mag-display ng ating national flag, dapat ay tama yung sinabi mo nun, dapat lamang na ginagawa natin yun. Dapat ay marami tayo mga nakadisplay ng flags, and then dapat ay atin ito sinasagawa during the sinasagawa natin yung flag ceremony ng maayos, then yung ating flag retreat regularly sa mga paaralan tulad ng mga yun, yung mga seremonyang ganun. So tayo ay hinihikaya kahit na ang ating mga tahanan, dapat tayo ay mag-display ng ating mga watawat. So dito sa mga panahon ito, dapat ay mas lalo natin may paramdam sa mga mag-aaral, ngayon din sa iba pang mga tao, yung pagiging makabayan natin sa pamagitan ng pag-display ng ating national colors. Yes, sir. No. So, ayan, nasagot yung question ni Hanley. Nasagot naman. Ayan. So, satisfied, Mr. Chair? Ayan. So, ayan, sir. So, kami naman po, ayan, sa mga gilid ng board, ayan, merong mga flag na nakaumbok doon. Ayan, ganun yung mga project namin ngayon sa school. So, question, sir. Paano naman po ito ginugunita o tinatangkilik ng mga scouts natin sa school po?
And AC, alam mo, meron tayong mga integration nito sa mga subjects natin. Kailangan, sabi nga, hindi naman natin necessarily mag-conduct agad ng mga programs kasi meron tayong tinatawag na time on task sa DepEd. Pero meron tayong mga integration sa mga subjects natin na pwede nating incorporate itong National Flag Days. Aside from that, ang mga scouts ay lumalahok sa mga gawain gaya ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Yung mga scouts ng Cristobal Escondukto, no? So we are going to attend the Araw ng Kalayaan celebration kasi 125th na yung ating Araw ng Kalayaan. So 125 years na pala tayong malaya from Spain, ano? So nagkaroon na tayo ng concept ng kalayaan during that time. At gusto ko na ma-observe ng mga scouts natin yung kung paano yung diwa ng kalayaan na hindi lang dahil sa ito ay holiday, kundi gusto ko maiparandam sa kanila na dugo, pawis, at buhay ang inialay ng ating mga bayani para dito. So natututo tayo ng flag folding. Alam naman natin kung paano ang tamang pagsaluto sa ating mga watawat. Kumbaga, bilang mga scouts, dapat isa tayo sa mga unang nakakaalam ng Flag Heraldic Code of the Philippines, which is itong Flag Heraldic Code of the Philippines, ito ay unang pinatupad during the panahon ni President Fidel B. Ramos. Ano? So paano ba ang tamang paglalagay o pagsasabit ng ating pambansang watawat sa mga hagdan o kaya naman sa mga stage o dingding? Kung sa stage, ano, makikita natin, dapat ito ay nasa kaliwa ng observer. So kung ang sa stage dapat meron siyang flag sa kaliwa, sa kaliwa naman yung institutional flag natin, yung flag ng schools natin o kahit na anong agency. So kapag isasabit natin to sa dingding, kalimitan, ano, talagang ito mine-make sure ko talaga kasi baka magkamali, baka tayo ano, paparusahan kasi may penalty tong batas na to, ano, may penalty tong batas na ito na pinapatupad at ang nagpapatupad nito ay ang National Historical Commission of the Philippines. Kapag tayo ay nag-display ng flag, kailangan pala, dapat ito ay nakasabit doon sa kaliwa. Nasa kaliwa ang bughaw at nasa kaliwa naman ang pula. Bakit? Kasi ang sinusunod natin dito ay yung rule kung paano tayo nagbabasa. So kung paano tayo nagbabasa, nagsisimula tayo from left to right. Ganun din. So ang observer natin ay, kung tayo nasa observer eyes, so dapat, nandito yung nasa kaliwa yung blue, nasa red yung right. So ganun dapat yung pag-display ng flag kapag iyahang natin sa wall. So medyo nakakatakot din na anahin itong mga flags ito. Pero kailangan aralin lang natin. Pero meron naman tayong tinatawag na yung rule sa batas na hindi naman talaga sinasadya na halimbawa yung mga ganung rule sa flag, pwede naman yun na pagbigyan. Pero kung halimbawa sinasadya mo na talagang ganun ang alam mo na pero hindi mo pa rin ginagawa, so pwede rin tayo magkaroon ng penalty sa batas. So nakakalungkot na kapag dumating pa tayo, makukulong lang tayo kasi hindi tayo umawit ng pambansang awit o kaya hindi tayo tumayo during flag ceremony. Ang alam ko lang na hindi pwedeng ano, na hindi lang pwede maglagay ng kamay sa dibdib ay ang mga Jehovah's Witness, so pinagbibigyan sila ng batas. Pero tayo, na ibang mga religions, so kailangan lagi na sa dibdib ang ating mga kamay during the singing of the national anthem. So yun. Ayan sir, thank you po sa sagot na yan and very formal po siya. As lang po, ano, may time po ba yung mga pagsabit or and pagbaba po ng flag natin during sa weekdays po, yan. I believe sa Monday po is yung flag up and sa Friday naman po yung flag retreat. Oh, tama, ano, tinataas kasi ito tuwing Lunes at binababa naman tuwing Friday. Pero ito na lamang ko to sa National Historical Commission of the Philippines, ano, kasi may shoutout nga pala sa mga kaibigan natin sa NHCB, ano. So I have friends there na talagang tumututok talaga sa kasaysayan ng Pilipinas, yung talagang accurate, ano. So, sabi ng National Historical Commission, kung wala daw pasok sa Lunes, pwede naman itong gawin ng Martes or Miyerkules. Kung kailan may pasok, pwede rin naman itong gawin araw-araw. Ngunit dapat araw-araw din itong binababa. Tapos, kung umulan naman at hindi pa nitataas ang flag, sabi ng National Historical Commission, pwede naman daw na hindi ito itaas, bagkus sa loob na lamang ng silid sa gawa yung seremonya ng watawat. Kung naitaas na ito tapos biglang lumakas ng ulan, sabi ng National Historical Commission, may nagtanong kasi na dapat bang ibaba. So hindi na daw dapat ito ibaba. Sapagkat may simbolismo pala ito kapag binababa natin ng
ng mabilis. Dapat pala dahan-dahan natin itong binababa ceremoniously. So during the daytime, 11 o'clock, biglang umulad, hindi natin ito dapat ibaba. Kahit na ito ay mabasa pa, ay okay lang. Ano? So kung ibababa naman natin to, dapat dahan-dahan, ceremoniously natin to binababa. Ayon din sa Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, hindi daw, kasi nakasanayan na natin na Pilipinas kung mahal ang kinakanta during the flag retreat. Ano? So ako din, yun na rin nakasanayan ko. Pero sabi nila, naglabas sila ng parang certain memorandum or I don't know kung anong tawag. Nalimutan ko ano, pero meron silang nilabas, ano, kahit yung kaibigan ko sa National Historical Commission, meron siyang shinare na video na during their flag retreat, ang inaawit nila ay pambansang awit ng Pilipinas. So nilinaw ko to talaga kasi syempre ayoko namang magkamali, baka ano, baka tayo ay makulong, ano, sapagkat ito ay ano, mahirap kasi pag ano, pag mga ganito, kasi may standard tayong sinusunod. Ngunit ayon nga sa komisyon, ay lupang hinirang talaga ang inaawit. Kahit daw sa paglabas ng kulay, pagtataas ng watawat at pagpupugay, ay pupugay tayo doon sa kamuling aawit ng lupang hinirang. Ano? So yun daw, pagpasok, pagtaas ng ano ng watawat, ano? So kapag nagpugay kami na tayo, saka tayo aawit ng pabasang awit ng Pilipinas. Tapos pag nubas ng kulay, pag naitaas na, naitanghal na, aawit din ulit tayo ng pabasang awit, tapos saka tayo lalabas. So yun yung natutunan ko sa National Historical Commission. So siguro dapat maglabas sila ng siguro announcement para mas malinaw sa ating lahat ano yung ganung mga sinasabi nila na mga standard sa pag-ano ng ating watawan. Ayan, sir. So sana nga po maglabas ng announcement, no. So nalaman na po natin yung kung paano itataas, kung paano ibababa at yung oras nito, no. So question lang, sir, if may idea ka po kung saang mga places po yung mga hindi na necessary ibaba yung mga flags. Ayan. Ayan, ano, meron akong idea dyan. Ano, kasi NHCP, sila yung nag-designate ng mga lugar na hindi dapat magaba ng Philippine flag. Pinaka-example dito ay ang Luneta Park. Ano yung sa monumento ni Rizal, meron doon isang napakataas na flagpole na ito pala ay yearly binababa. Ano? Tapos meron din yung mga institutions natin like Senate of the Philippines, Malacanang Palace, House of Representatives. Ngayon din yung mga may historical, malaki ang historical value sa ating kasaysayan like Aguinaldo Shrine in Cavite, Bonifacio National Monument in Caloocan, Santa Barbara Public Plaza in Iloilo, Barasuain Church in Malolos, Bulacan, at Lapu-Lapu Shrine in Mactan. Na-designate lang itong Lapu-Lapu Shrine in Mactan nung sinelebrate natin yung 500 years o yung quincentennial ng ating victory in Mactan. So yan yung mga designated ng National Historical Commission of the Philippines na kahit ano 24/7 nagwawagayway ang ating flag. Yes po, sir. Ano, actually, alam ko kung curious na yung mga scout natin and yung mga iba pong nanonood sa live natin kung paano po talaga yung pagtutupi ng flag natin, your correct way of folding our flag po. Yes, sir. May mapapakita po ba kayong flag na pwede natin itupi dyan, sir? Actually, ano, so I asked the help of my scouts para may ipakita ito. So paano ba yung tamang pagtutupi nito bago itago matapos itong baba mula sa flag po. So ayun, meron akong video. Oh, wait lang. So, ayan. Nanap ko lang yung video. Wait. So, ito ano. So, tuwan-tuwa yung mga scouts natin kasi they are very excited to see this, to be part of the Scout Skills for Life. Ano? So, they're looking forward actually for this time na, ano, na makita yung mga mukha nila sa Facebook. Ng, ano, ating ano. Ayan, so ayan, join us mga ka-scouts as we bring you this video clip from scouts ni Sir Limwell, no. So don't go away and let's all watch this. Ayan. Thank you.
napakahusay na mga scout ng San Cristobal Integrated National High School, yes, no? Sir, ask lang po, ano, bakit po ba triangle yung shape na ginagawa natin sa pag-fold ng flag natin? May meaning po ba rin or ayun lang po yung suitable for shape ng flag natin? Actually, tama ka, no? It's a suitable ano, na dun sa ating shape ng watawat. Pati, kailangan kasi ceremonious na siya pinofold. So, yun yung pinaka-ideal kasi dun sa colors natin. Actually, itong flag natin, dinidisplay din siya doon sa, ito yung din yung inaabot sa mga fallen soldiers natin, mga nag-serve sa politics. Yan yung mga nilalagay sa mga caskets nila. So ito, itong mga flags natin ay, aside from symbolism, actually ito, ano, trivia ko lang, kaya shape yung triangle niya kasi makita natin yung hugis ng, ano, ng flag natin, para siyang anting-anting. Pansin niyo ba? Diba pag meron, nakita na ba kayo na anting-anting? Hindi pa. Okay, so magbang-search kayo na anting-anting. Actually, yung mga matatanda natin, nung panahon pa ng mga Kastila, meron sila mga anting-anting at yung mga anting-anting nila is hugis triangle. At mapansin nyo, yung araw is parang mata. So, meron mga historians na nakapansin ng ganung hugis. So, nakakatuwa na siguro, inano nila siguro para maging ang Pilipinas is maging undefeated kapag kung sakaling may sumakop uli, pero may sumakop nga uli, pero nabigyan naman tayo ng kalayaan noong 1946. So, yun yung parang symbolism ng triangle na yun sa flag. Ayan, no? Yes, so, dun din sa video is, hindi lang flag folding, meron din dun yung entrance of colors, no? Ayan, so, which is, pinractice din po namin yan kanina, and I am very happy na napakita din dun sa video kasi ako, isa ako sa mga sasama dun sa entrance of colors next week, and nakita ko doon na kailangan pala talaga mag-salute bago umalis doon sa harap ng flag. And I am happy dahil, ayun nga, nadagdag ako ng kalaman and ituturo ko yon sa mga kasama ko sa entrance of colors. So, ayan. So, thank you po doon sa video and sa mga napakita doon sa video. Ayan. So, sana masaya kayo na naipakita kayo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo, sir. Marami po tayong nakikitang sira na o luma na watawat sa mga flag area sa school, sa barangay hall, at kahit sa mga private institutions po, no. Paano po ba ang tamang pagdi-dispose nito, at ito po ba ay itatapon na lang o maaring gawing basahan? Ayan. Ayan, AC, ano, it's a big no-no na gamitin natin to bilang basahan o itapon na lang na basta-basta. Kasi ayon sa batas na rapat lamang na bigyan ng naayon na seremonya itong ating watawat na faded tapos sirana. So dahil hindi na dapat i-display itong watawat na sirana at faded. Kasi actually, di ba sabi ko nga kanina, itong watawat natin is simbolo ng ating soberanya. Upang maiwasan natin yung maling pag-dispose nito tulad ng sabi mo nga kanina, ay yung paggamit bilang basahan o kaya na, kaya ay itapon na lang basta-basta o kaya gawing disenyo ng damit, ito'y pinagbabawal ng batas. Ano? So, narapat lamang nabigyan ito ng angkop na seremonya tulad ng pagsusunog ng watawat. At hindi lang basta susunogin. Ano? Very solemn yung ceremony ng pagsusunog ng watawat kasi isa ito sa mga bihirang makita ng tao. Kaya naman, dung pinost ng page ng Boy Scouts of the Philippines yung seremonya ng pagsusunog ng watawat, nako, katakot-takot ng pambabash yung binigay sa mga scouts at scouters na nagsunog ng watawat doon sa Luneta Park. Sabi doon, sabi, di nyo bagaalang kasalanan yun sa batas. Yan eh, ano, wala na kayong paggalang, hindi na kayong makabayan. Say, Boy Scouts pa naman kayo. So, yun yung mga nabasa kong mga comments. So, naku, hindi aware ang mga tao sa ganitong seremonya. So, sa ganitong seremonya, ito ay parang isang funeral talaga, no? Kasi ililibing talaga natin yung flag natin. So, there's an audience, meron tayong audience. May mga scouts, syempre, present yan. Kasi sabi ng Philippine Information Agency natin, ang Boy Scouts of the Philippines lamang daw ang may karapatan na mag-dispose ng ating flag. Ano? So yun yung nabasa ko. Pero wala siya sa batas, ano? Pero nabasa ko siya sa Philippine Information Agency, na agency din ng ating government. So may isang par place doon sa seremonya, sa paggaganapan, may cauldron din at doon susunugin yung flag para basta na lang natin kukolektahin yung ashes.
So present din doon yung isang babaeng naka-Pilipinyana. It's either minsan kinukuha nila asawa ng mayor o kaya naman ay mismong mayor kung babae ang mayor. At syempre yung mga hindi lang naman basta-basta, yung talagang very yung posture niya ay very Filipina. Ano? So bakit? Bakit kaya may babae doon? Kasi ito ay hindi lamang mag-represent ng ating inang bayan, kundi ito rin ay bilang pagkilala na babae ang unang tumahin ng ating pabansang Watawat. Meron ding mga makabayang awitin tayong maririnig doon during that time, ano? So inaalala ko kasi naka-attend na rin ako ng ganyan ceremony. Talagang very solemn siya na parang may patay talaga. Pero ang mga awit ay, ang mga awit doon ay mga makabayang awitin. So yung mga makabayang awitin, parang meron akong collection noon, ano, ng mga ano, yung mga pag-ibig sa tinubuang lupa, yan bayan ko. Ayun yung mga awitin diyan. So sa ating mga manonood, ano, kung meron tayong mga flags for disposal na yung mga faded, may sira na, may punit na, dalhin po natin to sa pinakamalapit na BSP Council office natin o kaya na may tanggapan ng National Historical Commission of the Philippines at sa mga museo nito. In case dito sa ating sa Laguna, pwede po natin dalhin to sa Laguna Council o kaya naman sa mga museo tulad ng Museo ni Jose Rizal sa Calamba o sa Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa ng Nacurlan, kung saan po kayo malapit, ano po, kasi para ma-dispose po natin to ng maayos. Kahit schools, pwede po tayong mag-dispose ng flag. Basta ito po ay naayon dun sa batas. Solemn at ano po, very, magbibigay pugay talaga dun sa ating flag na faded na at sirana. Yun, yun ang seremonya. Yes po. Sir, question lang po, ano, sa school niyo po ba or dun po sa institution niyo or sa buong district niyo po is nagsagawa na po ba kayo ng flag disposal or yung pagsusunog na po ng Watawat ng Pilipinas gaya na sabi niyo, sir? And may specific time and date po ba yung and place actually kung saan po gagawin yung ceremonies na yun? Actually, ano, hindi pa kami nakapag-conduct niyan kasi bago pa lang yung mga scouts ko, hindi pa kami nakapagsagawa ng ganyan. Pero sabi ko sa kanila, one time gagawa kami ng ganyan. Pero meron mang specific na dates sa pwede natin itong gawin, especially flag retreat. So sa flag retreat, pwede natin siyang gawin pagbaba ng flag natin. Tapos saka naman tayo tutungo doon sa seremonya. Actually sa mga campings, pwede rin tayo magsagawa ng ganyan, eh. Sa mga jamboree or sa kahit na anong camp ng council natin, pwede tayo magsagawa niyan. Basta wala nang apoy yung ating camp parlay, tapos puro baga na lang, pwede na tayong magsunog doon ng flag. Pero with ceremony pa rin. Tapos, pwede rin natin siyang gawin during special holidays or national holidays natin like Independence Day, National Heroes Day, Day of Valor, at National Flag Days. Pwede natin siyang gawin during this period. Ano? So basta, we have yung mga elements na nandun like cauldron, parlay, the disposable, yung flags for disposal, gayon din yung inang bayan, ang babae na mag-represent sa inang bayan, gayon din ang mga scouts, syempre, pwede natin actually pwede natin imbitahan, kasama din dapat ang ano, ang Girl Scouts of the Philippines, kasi scouts din sila, at kailangan ay makasama din sila sa ganyang ceremony. Pero kalimitan nakikita ko laging nag-dispose ng flag ay, kalimitan nakikita ko ay mga Boy Scouts of the Philippines. Parang yung mga Girl Scouts is, nakita ko rin nag-a-assist din sila, pero mas madalas kong nakita ang mga kasamahan natin sa Boy Scouts of the Philippines. Ayan, sir. So, thank you po, thank you po. Sana nga po, no, maisagawa natin itong mga seremonya na to in other months or years pa po, no. So, pag-aaralan po talaga natin yan and maganda rin po siya ceremonya and matutunan ng mga scouts natin. And speaking of scouts, ayan, so mag-comment din kayo sana, mag-comment din sana kayo ng mga insights or greetings if may mga experience man kayo dito sa ceremony na tinatalakay natin. Yes. Sana magbigay din kayo ng insights nyo. So, ayan. Ayan na, AC, ano, konting trivia lang or konting share lang experience ko ng sa Kabuyo kasi is taon-taon ginagawa yung flag disposal, ayan. And naka-attend na ako ng mga dalawa or tatlong flag disposal ceremony dito sa Kabuyo. And medyo masaya talagang sumama sa ceremony na yan. And
namimiss ko na siya actually kasi 2 years two years kaming hindi nakasama dun sa ceremony na yan. And hopefully ngayong taon ay makasama ulit or makapag plug-dispose ulit kami ng formal. Yes. AC? Yes, yes. So, sa amin kasi tinuturo lang siya verbally pero hindi siya talaga na ipapakita kasi ayan, nag-iingat lang din. And wala kasi masyadong space na pagsusunugan kaya siguro ganun. And ayan, tuloy-tuloy tayo, sir. Thank you for that trivia, John, or insight. Ayan. Ayan, so anong skills naman po ang itinuturo ng BSP sa mga batang scouts hingil sa National Flag Days? Ayan. So yung isa sa mga skills na dapat during this time ano, during this period May 28 to June 12, siguro yung mga scouts natin dapat alam nila eksaktong liriko ng Lupang Hinirang kasi marami ako naririnig ng mga kabataan na kumakanta ng Lupang Hinirang pero mali-mali yung lyrics. Ano? So kailangan alam natin yung eksaktong liriko ng ating pambansang awit kasi taon-taon na araw-araw natin itong inaawit o linggo-linggo, pero hindi natin alam yung liriko. So, isa yung ito sa dapat na basic skills talaga dapat, pinaka-skills na kailangan natin malaman ano, during about flag, ano, flag days. So, alam din dapat natin yung, syempre, yung flag folding. Kasi minsan, baka ikaw umaatasan ng outfit advisor nyo o kaya ano, kung sino mong teacher ninyo na during your flag ceremony, tapos hindi natin alam kung paano yung o kaya yung sa flag retreat natin, hindi natin alam yung flag folding. So, dapat alam natin to, especially scouts. Tapos yung halyard hitch, ano? So, kailangan din to yung tamang pagtatali ng ating flag pole. Kasi kailangan is maayos yung pagkakatali. Kasi meron akong experience na okay elementary, hindi maayos yung pagkakatali nung sa flag pole. So, ngayon, anong nangyari? Humangin ng malakas, umulan ng malakas, ayun, natangay yung flag. Tapos ay lumilipad-lipad yung flag. So, nasira pa din yung pulley nung flag pole. So, kailangan maayos yun, yung pagkakatali nung flag. Ano? So, yun, nakakatakot kapag ganun ang nangyari. Biglang lumipad yung flag. Ayan, ayan. So, yun nga po, sa pambansang awit ng Pilipinas, kailangan din talagang kabisaduhin siya. Kasi sabi nyo nga po, araw-araw naman natin siyang kinakanta and pinaka-basic siya. And yung panunumpa and yung panatang makabayan din, isama nyo na yan. Ayan. So, yes, ayan, si Sir, go ahead. Narapin pa ba? Ayan, sir. No. For my last question po, sir, no, tanong ko lang po, yung parang sa mga damit po or kasuot natin, pwede po ba siyang i-add yung Philippine flag natin or pwede po ba siyang gawing design niya sa kahit anong pong place ng ating mga tahanan or mga lugar po, public? Ayan, so yung buong Philippine flag, ano, it's a no-no. Dapat hindi natin siya gamitin bilang kasuotan. Buong disenyo, bawal. Yung kung may touch of, ano ba, yung elements, like, katulad yung kay Francis M. na three stars and one sun, pwede yon kasi element lang naman eh. So, pero yung mismong flag, gagamitin natin, like, sa sapatos, ayan ang, hindi, ayan ang pinagbabawal ng National Historical Commission. Tapos, kapag may mga products na may elements ng national colors natin, or national symbols natin, ang National Historical Commission ang siyang nagka-approve ng disenyo bago ito ilabas sa market. So, ito, napakaingat talaga pag sinasabi natin yung national colors natin gagamitin. Alam niyo ba, kahit ano, kahit yung mga athletes natin, natatakot sila na gamitin yung Philippine flag natin na ilalagay doon. Pwede naman siya, ano, yung katulad nakita natin sina yung mga athletes natin like Hidilyn Diaz, parang ginagawa nilang kapa yung ating flag. Hindi naman actually nila parang ginagawang kapa, ano, parang hinahawakan lang nila to ceremoniously represent our country. Pero merong isang pagkakataon, nag-concert dito yung isang Hollywood Hollywood singer. Then ang ginawa niya ay parang katulad ng ginagawa nila sa flag nila, ano, sa US, yung parang ginagawa nila tapos pinapaano nila parang ano, kasi bawal sa entertainment, bawal display sa mga entertainment, mga concerts ang Philippine national flag. Bawal yan. Tapos kahit bawal din siyang i-display sa mga sugalan. Pero pwede siyang i-display kung ano ba, may sinihan, ano, bawal yan. Bawal siyang i-display ng totally, pero pwede nating awitin pabalsang awit sa mga sinihan during the opening and closing ng sa sinihan. Kaya mapapansin ninyo, may mga merong dinala sa presinto nang hindi tumayo nung inaawit pabalsang awit ng Pilipinas. After that, kada punta ko ng sine,
opening lagi ako napunta, no? Kasi para wala kang masyadong pila, lahat tumatayo, walang naiiwan kasi natakot na sila nung pumutok yung balitang iyon na may nakulong dahil sa hindi pagtayo at ng ano ng pambansang awit. So, ano ba yung essence nung bakit may batas na ganoon? Unang-una, to show reverence to our flag. Our flag is our sovereignty. And if we do not respect our flag, it means we do not respect our country as well. So kailangan mahalin natin yung flag natin, it's our symbol, kailangan hindi natin siya i-disrespect. Ano? So yun yun. Tapos nga pala nagre-request yung aking ano, yung aking mga scouts kasi meron pang isang video na ginawa sila yung pang ano, gusto daw kasi nila ipakita yung halyard hitch, ano? So pwede bang ma-present 'yon? I think pwede naman po siguro. Sige po. Go ahead lang po, sir. And go ahead po. Represent natin. Wait. The video pa. Ito na. Ayan. So I think na yun na. I am Abdursman Pinchas Mohan. And I am Abdursman Angela Ginsalero. From Outfield 520 of Cristobal Estundo Memorial Integrated National High School. Today, we are going to present the Halyard Tie by Abdursman Aaron Mangil. And this is in Sardinia. Yes. Talaga namang ginagalingan ng mga taga San Cristobal Memorial Integrated National High School. Easy, ano? Ayan. So, kami po kasi lagi pagka morning ceremony namin is yung flag po namin is hinahawakan lang talaga and hindi siya nilalagay dun sa flagpole, no? So, sana next year, next school year is ilagay na siya and ayan, malaking tulong po yung naging demonstration ng mga scouts niya and very, very thankful po. Thank you. And yes. And actually, tuwan-tuwa na sila. Yes, po, sir. Go ahead po. Tuwan-tuwa sila ngayon. Actually, yung GC namin, yun, ano. So, halos ano na, oh, yan. Tuwan-tuwa sila. Ayan, so, exactly. Kasi, sabi nila, ano, it's a dream come true daw na makita sila sa screen ng, ano, ng Scouts Close for Life because they are very, you know, they are very loved the show, actually. Yes, po, sir. Ayan. So, and sobrang thankful po namin sa mga taga-school ninyo dahil napakaganda po ng hinanda nilang presentation. Talaga namang pinaghandaan. Ayan, sir. Ayan. Binigyan ng effort talaga, no? So, ayan, ang gagaling. Ang gagaling po ng mga scouts nyo. And thankful din po kami sa kanila and lalo-lalo na syempre sa outfit advisor nila. Ayan, guys, sir. So, ayan. Sa mga scouts ni sir, ayan. So, shoutout sa inyo and keep up the good work lang lagi. Ayan. AC, may mga question ka pa ba regarding our topic tonight? I believe, tapos na ako. Ayan, so, ikaw, wala naman na siguro. No? Yes, wala so, na rin. Ayan, so, yan. Ikaw po ba, sir, may mga final message po ba kayo or gustong sabihin sa mga munting scout natin na nanonood right now? Ngayon, para sa ating lahat ng scouts na nanonood, so, ayan, patuloy tayong tumugutok dito sa Scout Skills for Life because aside from learning more skills, ay na matutunan natin sa camping. So, meron tayong advanced learning dito, no? And aside from that, during this flag day, so lahat tayo mag-display tayo ng flag sa ating mga tahanan, gayon din sa ating mga sa paaral natin, ano, dapat alam natin kung paano i-respect ang ating flag. So, kapag tayo ay ano, kapag tayo ay naharinig ng pambansang awit, medyo naligtas tayo ng konti sa ating parent at tumutugtog ng pambansang awit, huwag na tayong lumakad pa, tumigil na tayo. Tayo ay maging taintim ang ating pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. At syempre, kailangan alam natin yung eksaktong liriko ng ating pambansang awit. Kasi yan talaga, ine-emphasize ko talaga yan. Ano? Kasi yung may dilag, tapos nagiging may dalag ang tula. Ano? So yun yung isa sa mga nakikita ko. Kailangan talaga itinuturo yan. Kaya minsan nakapagturo ako ng mape, sabi ko,
kailangan require ko mga estudyante ko na alam talaga nila yung tamang lyrics ng ating pabasang awit at ganyan din yung ating mga panunumpa yan sa ating watawat ng Pilipinas. Actually, requirement to, no? Requirement to sa membership rank pa lamang ng scouting. Kailangan alam natin kung paano awitin ng tama ang ating pabasang awit ng Pilipinas. So yun, so happy National Flag Day and happy Independence Day sa lahat ng mga kababayan natin at sa lahat ng scouts na nanonood. So mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas, mabuhay ang scouting. Yes, yes, sir. For my final message lang po, ayan. Sana marami tayong natutuhan tonight sa mga sinabi ni sir. And sana mabaon natin siya sa mga school natin. And sana i-spread out natin yung mga knowledge na natutuhan natin tonight. Ikaw ba, Easy? May mga sasabihin ka ba? Yes, yes. No. So, first of all, thank you po, sir, sa maraming information and learnings na ibahagi nyo, hindi lang po sa viewers and sa amin din po. Ayan, so marami pa po tayong pag-aaralan at ipapractice. At sa mga scouts nyo po na nag-demonstrate sa amin, and ayan, so very thankful din po kami sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi naman magiging successful din yung yung episode natin tonight, no? So ayan, thank you sa inyo, and sabi ko nga kanina, keep up the good work lang. At ayan, so lagi lang tayo mag-iingat, and ayan, panoorin nyo pa yung mga paparating na episode namin dahil marami pa kayong matututunan. So ayan, so thank you, sir, and thank you sa lahat ng nag-tune in for tonight. Thank you, Sir Mike, yung isa sa mga nagana sa akin, ano. So, yes, Lodi, po. Sir Mike Pantalyon, so, hello po. Thank you to yeah. Ma'am Cecil. Hello po, Ma'am Cecil Manikad, ating council executive. Ayan. Sumitan lang yung mga spots namin kay Let's Go, ano, kayo doon next camping. Ay, next camping. I believe yeah, that's regional. Yung next camping po yata is sa Makiling. Ooh, for regional, ano. Yes. And po, yes. Thank you po sa lahat, sir. Yes, thank you po. Sana at sa ngalan ng ating pamunuan ng BSP Laguna Council, ang ating Council Chairperson, Attorney Jun Ragaza, ang ating Council Scout Commissioner, Scouter Edita Atendido Saso 5, ayan, ang ating Council Scout Executive, Ma'am Cecil A. Manigad, at sa libo-libong scouts ng Laguna at ng Southern Tagalog Region, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po. Ayan. At naway ang pag-upal ng pinakadakilang humika ay sumayo mga Boy Scouts, at sa maating lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muling pagkikita. Ayan. So, thank you, once, Scouts! Yes, thank you po. And laging tatandaan, once a Scout, always a Scout. Yes. Thank you po. Thank you, sir, and thank you sa lahat po ng nanood. Bye-bye po. Skills for life.